Kamustahin naman natin ang lagay ng trapiko sa North Luzon Expressway kasunod ng ginaganap na Asia Artist Awards sa Philippine Arena sa Bulacan. At nakatutok live si Ian Cruz. Ian! Vicky, sa pangkalahatan ay maluwag pa rin ang daloy ng trapiko sa magkabilang bound nitong North Luzon Expressway. Nakakaroon lamang ng pagbabagal sa stretch ng Valenzuela hanggang sa May Kawayan Toll Plaza dyan sa northbound. At ang takbo lamang ng mga sasakyan doon, Vicky, ay 40 to 50 kph sa mga sandaling ito. Bago pa magtanghali, ramdam na ang pagbagal ng sasakyan sa northbound ng North Luzon Expressway sa Valenzuela at May Kawayan. Dumami pa ang volume ng mga panorte dahil sa ginawang Asia Artist Awards sa Philippine Arena sa Bulacan. Paglagpas naman ng May Kawayan, ginhawa ulit sa daloy ng trapiko hanggang marating na ang Ciudad de Victoria Toll Plaza. Hindi lamang sa expressway nagmamando ng trapiko yung mga taga-NLEX. Naroon din sila sa iba't ibang parking space sa paligid nitong Philippine Arena para hindi maimbudo ang daloy ng trapiko. Ang kagandahan po kasi nito, complementary yung traffic management po namin dun sa loob at saka dito sa labas. Ang Asia Artist Awards ng South Korea ay itinuturing na isa sa pinaka-prestihiyosong award-giving body sa Asia na ngayon lamang ginawa sa Pilipinas. Kaya maraming K-pop fans ang dumagsa sa Philippine Arena. Siyempre, makikita yung mga opa namin. Makikita po namin yung maraming artist. Artist na nandito. Once in a lifetime na experience. So, talagang ginaw na namin. Ang mga guard ng NLEX kasama na rin sa in-charge sa istriktong pagpaparada ng mga sasakyan at dumarating na shuttle buses hanggang sa paggalaw ng mga tao sa arena para matiyak na umuusad parati ang mga sasakyan sa loob. Nasa 300,000 na sasakyan ang dumaraan sa NLEX kada araw. Ang hamon ngayon sa NLEX, ang pag-uwi ng mga manonood pagkatapos ng awards. Tinatayang 8 to 9,000 na sasakyan ang lalabas ng complex. Sabay-sabay po silang umaalis. Pero kung naka-RFID naman po lahat yung ating mga motorista dyan, siguro ma-maintain pa rin po natin yung mga 30 to 40 speed doon sa pagpasok. At after nung area, marireach ulit yung minimum speed natin na mga 60 kph. Vicky, inaasahang around 9 PM pa matatapos yung programa kung kailan sabay-sabay ding uuwi yung mga nasa loob ng Philippine Arena. Nakipag-usap ng NLEX sa mga LGU para yung diversion road between 8 to 9 PM mamaya ay maging one-way para makadiretso yung mga lalabas sa sasakyan doon sa Bukawi exit. At yun namang mga nakaparado doon sa malapit sa entrada ng Philippine Arena ay doon naman mag-exit sa Ciudad de Victoria Toll Plaza. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa'yo, Ian Cruz.